Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Nako, tuloy na tuloy na, mga kaibigan. Maghaharap sa Senado. Tatalakayin na sa Senado. Magkakaroon na po ng hearing sa Senado. At ito po ay sa tulong ni Idol Rapi Tulfo. Maghaharap po si Magpantay. Maghaharap itong dating police major na si De Castro. At syempre, iba pang may kinalaman dito. At syempre, ito ring mga testigo. Nanay, kapatid, kamag-anak, at tangilang lahat po may kangapoy dapat ipatawag dito sa kasong ito ay maghaharap-harap na po diyan sa Senado. Mainit, matindi ito ang ating tatalakayin, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, sama nyo po akong alamin kung ano nga ba ang buong katotohanan dito sa pagharap nila sa Senado. Panoorin po natin, mga kaibigan. General Lucas, monitor daw nila yung mga galaw ni Major Alan De Castro. Yung sa akin na nakita ko, parang may problema dito yung region. Yung CIDG wala eh. Parang nagdidilidali itong region doon sa mga action na supposed to be nagagawin nila. So pwede ba natin ito i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before. Tungkol, i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. And investigative techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po i-motion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yun, which might destroy the identity of the accused. Maa-acquit pa po. Kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, Sen, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po. Kasi yung mga kamag-anak tumatanggi rin eh. Dapat cross-matching po sa mga relatives nitong si Major Alan De Castro. Eh kaso pati mga kamag-anak tumatanggi. So ang ibig sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think naka-file na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge na para i-compel itong si Major De Castro. Po, it's only the judge handling the case po. So, as long as we can procure probable cause para umakit na po ito sa korte, I would, yun po, motion na for DNA. So, kung judge, matagal pa kasi dadaan pa muna sa piskalya and it will take time. In fact, gusto nga nila i-change ang venue, alisin sa Batangas kasi lumilitaw na parang... It's a parang luto po siya eh. Kasi yes, had many professional connections within the... Yun ang sabi ni Colonel Asinto na parang may mga connection daw ata itong si Major De Castro. And yung I'm kanyang pamilya sure influensya. We're not saying na ini-influensya ng mga kamag-anak. We're not saying ini-influensya ni Major Alan De Castro. Mga kamag-anak Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Yes, pero sir, what yung is Colonel Asinto Malino is saying, yung pamilya nito well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina, para lang po mawala yung agam-agam na it might be something fixed or organized na po even before a decision comes out. So, but regardless po, Sed, I support po motive. Nadalhin po natin sa Senate. Okay. Kasi I think there are a lot of opportunities that
members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And the Senate investigation. Wala tayong problema dun sa CIDG pero ang problema sa region. Regional po. Yes po. Ginawa sana ng mga police, pumunta sa isang korte at sinabi, Judge, gusto namin mag-secure ng sample ng mga buhok. Yes po. Yes po, sir. At sinabi ni Judge na mga buhok ni Special of Interest sa kanyang kama, ulan, and sabi na Judge, sige, allowed. Okay yun. Yes po. Kasi ngayon po, sir, the ruling po dyan, yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung rules on DNA evidence na in-issue po ng Supreme Court. So if we should follow that, we should ask the police to follow that po. Correct. Eh, galing Supreme Court yan. Sino ba naman magka-question niya? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So just the same, hearing natin to. Yes, sir. We're on siguro, it. Dahil para doon sa investigative technique na dapat gawin ng mga police, ano matutulan nila dito, magtatawag tayo ng mga resource person, proper way to investigate, di ba? Mga taga-Sokoy. Yes, tama po yung sabi niyo, sen. It goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would hold Shari accountable agad, you tell her na utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military, I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, depende sa pag-convince, pero still, yes po. Kailangan pag ginawa ko yung kunya, kinuha ko ebidensya si Shari, nandiyan yung abogado niya. Opo, sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications. Go ahead. Kailan na sinto? Sir, go ahead pa. Naipile na po ba yung kaso sa piskalya? Pero sabi niyo po, ibububa, no? Sa ibang jurisdiction? Yes, sir. Yun ang kapantahan namin, sir, kasama yung pamilya. Kasi, sir, yung defense lawyer nina magpantay at saka yung retired judge kasi, sir, at dating membro ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. Kakilala niya yung mga empleyado, sir, at saka ibang fiscal doon. For purposes of fair play, sir, at impartiality, minarapat namin, sir, na nag-file kami ng motion for them to inhibit at elevate na sa regional state prosecutor ng DOJ sa Region 4. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you po so much again, Kel Jacinto. Malinaw. Thank you. Walang kanuan po, sir. Walang kanuan po. Attorney Gal, nakita mo naman. Galing ng mga taga-CIDG natin sa Region 4A. Sige, tuloy natin sa resolution ng legislation para maimbestigahan to further. Thank you, Attorney Gal. Okay. Thank you din po, sir. Nay Rosario, Miss Ching Ching. Hello po. Narinig nyo naman po. Ano pong reaksyon nyo? Ayaw po. Hindi natin pwede mapilit. Bawal po yun. Kagaya nga po, sir, ng sinasabi ninyo, kung siya ay walang itinatago, kahit ano, pwede. Kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag, siguro nga ho, talagang siya ay guilty, kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala hong malaman kahit ano. Wala ho siyang, yun ho bang pagkukusa na o ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan. Lagi naman nga akong wala siya. Lagi akong wala siyang kahit ano, ni magsalita. Wala na ho kaming, yun ang boses niya, hindi na ho namin narinig . Ayun. I'm not saying na si Major Alan De Castro ay guilty. I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malinis sa pangalan mo, this is for your own benefit. Kasi kung talagang gusto mo malinis ang pangalan mo, yung iyong imahe pinoprotektahan mo na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross-match doon sa crime scene na nakuha. Kasi walang tinatago. Yun yung sinasabi din nag-agree doon sa ating nanay. Okay? So, yun nga ang kasabihan. Alam na this. Alam na din. Kahit kung wala siya. Diba yung sinasabi sa mga mga netizen? Sige po, tinututukan po namin ito. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po, tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Ms. Ching Ching. Thank you. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. Kagalangan ng Senador Rapitol po. Ipaintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Nako, eto, dumating na po sa punto na diretsahan. Sinabi ho at i-schedule na lang confirmation ang ating ihintayin kung kailan po ito i-schedule
ang hearing ho sa Senado. Pag-uusapan, tatalakayin dito po itong kaso ni pagkawala ho ni Catherine Camilon na ang tinuturong utak di umano ay itong dating police major at siyempre kasama sangkot dito itong police bodyguard na si Magpantay. Mga kaibigan, sa puntong ito, malaki ang pasasalamat po natin dito sa programa ni Idol Rapi Tulfo dahil ito po ay napakalaking tulong dito sa paglutas, nagbibigay daan sa paglutas po dito sa kaso na very controversial sa pagkawala ni Catherine Camilon. Alam niyo, hindi po ito dadalhin sa Senado. Hindi po ito magkakaroon ng hearing sa Senado. Kung itong pag-iimbestiga ho ng kinaukulan ay naayon po sa legal na paraan. Wala pong ikangay takipan. Data po at pasintabi naman po dito po sa ibang nag-iimbestiga. Sa ikanga po yan ang tawag dito sa panig naman po ng CIDG. Pinupuri din po natin ba't yung iba ho na may kinalaman dito sa pag-iimbestiga. May kinalaman dito sa kaso na ito na ika nga po ay tinatawag na dati nilang kasamahan sa pagiging pulis para maiwasan ho na ika nga po ay duda ng taong bayan. Ay nararapat na po itong dalhin diyan sa Senado. May batayan po tayo para dalhin sa Senado sapagkat ilang buwan na po ito ay lalo pong lumalabo ang kaso. Okay, hindi na po natin pabaya masyado. Batang importanteng malaga po dito ay abangan natin. Kung ano po ang kahinatnan ang kaso na ito kapag tinalakay na po diyan sa Senado. Matindi ito, mainit, kapanapanabik, mga kaibigan. Bakit ko po nasabi? Hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Lalong-lalo na po kayong masugid kung mga taga-subaybay. Marami niyo po ang sinubaybayan sa kaso ho na nagkaroon po ng hearing diyan sa Senado. Yung iba po ay nalutas, yung iba po ay nagkaroon po na ikangaya recommendation para kasuhan. Yung iba po naman ay napusasana at mayroon pang ibang kaso na ikangaya nakaprocess. Sa puntong ito sa kaso ho, nito ni Catherine Camilon ay dito po natin mapapanood na sa isip ko na na talagang mangyayari ito sa ayon nyo po sa gusto. Kung nagagawa ho na paglaruan nitong si Police Major De Castro na patago-tago sa korte, ayaw umaten, ayaw magsalita, sa maniwala po kayo sa hindi, mga kaibigan, diyan po sa Senado kapag hindi o ito nagsabi ng pawang katotohanan at kapag ayaw magsalita, mga kaibigan, ay diyan po makakaranas iyan na ika nga po a contempt of court, na ika nga po ikukulong ng pansamantala diyan po sa Senado kasama itong kanyang police bodyguard dati na si Magpantay. Iyan po ang buong katotohanan kahit hindi po kayo maniwala. Tandaan po natin, on the record, itong vlog na ito. Pagdating po sa Senado na ito at tinalakay, diyan po natin makikita na ikukulong sa Senado itong si Police Major at itong si Magpantay, mga kaibigan. Ang tanong, ito ba ay a-attend ng hearing? Sapagkat alam ko sa araw pong ito ay may hearing pa din sa kanyang ibang kaso. Ito ba ay a-attend diyan po sa korte ngayon? At ito nga ba ay a-attend diyan po sa Senado? Kung hindi man siya mag-attend, ay magkakaroon po sa kanya ng legal na pag-aresto din. Karapatan po ng Senado yan. Bibigyan ng subpoena. Ang katanungan po ngayon, kasi marami po ang nag-aalala. Maging ito si Idol Rapi Tulfo ay nag-aalala na din. Baka ito di umano ay isang taktika. Itong ika nga tinanggal siya sa pagiging sa serbisyo ng pagiging pulis at nang sa ganun po ay maalis ang kustudiya niya sa kasamahan niya na kapwa pulis diyan sa kampo. At nang sa ganun po, tuluyan po siyang makagalaw na ika nga po walang sagabal
Ha. At nasa ganun po, pwede siya magtago kahit saan. Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo sa panahon ngayon, sa oras na ito, ito nga po ba ay nagtago na? Ito nga ba ay nakatakas na? Mga kaibigan, abangan po natin kung ito ay atin sa hearing mamaya. Kung ito ay atin sa Senado, mga kaibigan sa hearing. Kung sa iba pang kaso niya na kailangang umatensya diyan sa korte ay kung aatin ba siya. Mga kaibigan, bigyan po natin ito ng parto. Tunuyan na nga ba nakatakas ito si Police Major? Ha? Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kabuuan detalye po nito sa susunod nating vlog, ating bibigyan po ng pagtatalakay. Ano nga ba ang tunay ng katayuan ngayon ni Police Major De Castro? Ito nga ba ay nakatakas na? Ha? At nagbigay daan sa kanya itong pagkatanggal sa kanya na ika nga po yung pagiging police, mga kaibigan. Yan din ang isang punto de vista. Hindi, ika nga po yung ating mahal na senador, Mr. Rapid Tulfo. Kahapon niya ay tinalakay niyo po na ika nga po yung nagbigay daan itong ika nga po yung pagtanggal niya sa serbisyo. At yan din po ay natalakay ko na. Ah, nung nakaraan linggo. Ah, halos ang aming pong pagtatalakay ni Idol Rapid Tulfo, hindi po ako nagmamayabang. On the record po, ha, nandiyan po sa ating vlog, nasabi ko po noong last week, magbibigay daan itong ika nga po'y pagtanggal niya sa serbisyo para makatakas. That's why may good news sa kanya doon at may bad news, mga kaibigan. At yan din ang punto de vista ni Idol Rapid Tulfo, mga kaibigan. Maraming salamat. Abangan po natin itong gaganapin, ang confirmation na hearing diyan sa Senado. Kung kailan po ito magaganap, kapanapanabit po ito at kaabang-abang, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong public opinion. Bye-bye, palakpakan.